Ang akin pong napiling topic ay forgiveness, no. Sa Bible po, marami pong ano verses diyan na about po sa forgiveness, no. Andiyan po ang prodigal son, di ba? So, pero ang akin pong napiling kwento ay yung kwento ni Philemon, no, sa book po ni Philemon. Ang book po ni Philemon ay isang chapter lang. Ito ang pinakamaikling book sa Bible. Ang book po ni Philemon ay letter, ano. So, para po maintindihan natin ang kwento ni Philemon at ni Onesimus, yan po ay slave versus master, yan po ang relationship nila. Alamin muna po natin ang background, ano, ni Philemon. So, Philemon's background, si Philemon po, tayo. So, sabi dito, Philemon became a believer during Paul's ministry in Ephesus. Philemon was a prominent member of the church in Colossae. He was active in serving the Lord because Paul calls him a fellow worker. So, dito pa lang po, makikita po natin na si Philemon po ay mananampalataya. Siya po ay na-impluensyahan o masasabi po natin na si Pablo po ang sa pamamagitan po ng pag-minister ni Pablo, si Philemon po ay nakakilala kay Kristo. At makikita po natin na si Philemon po ay ano, aktibo sa gawain. Ano, sabi nga po ni Paul, siya po ay ano, fellow worker. Ibig sabihin po ay kasamahan sa gawain. Ano. Si Pablo po, sa istoryang ito, siya po ay nakakulong. Siya po ay nakabilanggo sa Rome. Siya po ay nabilanggo dahil po sa pag-preach ng gospel. So, pang-apat po na kailangan po nating malaman kay Philemon. Si Philemon po, sabi po dito, he also owned at least one slave named Onesimus. Ano? Ibig sabihin po, yun po yung sinasabi kong ano, 'di ba, slave versus master. Ibig sabihin po, yung ang alipin niya na si Onesimus, pag-usapan po natin dito. Yan, Onesimus background. Sino po si Onesimus? So, the name Onesimus means useful. Ibig sabihin, kapaki-pakinabang. Sabi dito, he was a slave, ay non-Christian. O, yun nga po, siya nga po ay alipin. Alipin po siya ni Philemon. Siya po ay hindi Kristiyano. Ano? Siya po ay may kasalanan kay Philemon. Ano po yung kasalanan niya? Sabi dito, he ran away from his master and may have even stolen money. Ibig sabihin po, tinakasan niya yung kanyang master na si Philemon. Siya po ay hindi man po specific na sinabi sa Bible kung ano po yung mismo kasalanan niya. Pero ang ini-imply po doon ay meron po siyang ninakaw na pera. Ano? So, sa pagtakas niya po, si Onesimus ay nagpunta sa Rome at doon po niya nakilala si Pablo na nakakulong nga po sa Rome. Ano? Sabi po dito, he met the Apostle Paul in Rome. At sila po ay naging magkaibigan, naging malapit po sila sa isa't isa, si Onesimus at saka si Pablo. Sa katunayan nga po, si Pablo, itinuturing niyang anak si Onesimus. Ano? So, sila kalapit sa isa't isa. Sabi dito, Onesimus becomes a Christian. So yun nga po, dahil nakilala niya si Paul at si Pablo po ay nagmi-minister sa loob ng kanyang bilangguan, si Onesimus po ay nakakilala kay Kristo. Ano? So, ayon din sa Bible, si Onesimus po ay naging assistant po siya ni Pablo. So yun, i-recap lang po natin ng konti ang relationship po nung slave versus master. So si Philemon nga po, siya po ay believer, siya po ay Kristiyano. Siya po ay kapatiran ni Pablo na ngayon po ay nakakulong sa Rome. Ang kanyang alipin na si Onesimus ay may kasalanan sa kanya, tinakasan siya, nagpunta ng Rome, nakilala si Paul at naging Kristiyano. Ano? Kung tutuusin po, dito po sa part na ito pa lamang, parang okay na eh. Para kay Pablo, parang okay na. Kasi kung tutuusin nga po, gustong-gusto ni Pablo, nakasama po niya si Onesimus. Kasi assistant niya yun eh. Sabi nga po sa Bible, yung sabi ni Pablo eh, parang I would love to keep him beside me. Pero sabi ni Pablo, hindi, kailangan masettle yung problema, yung conflict between sa slave and master, yung relationship nila. So ano po yung goal, ano po yung mission ni Pablo dito sa istoryang ito? Ito po, ang mission is to get Philemon to forgive Onesimus and embrace him as a brother. Ibig sabihin po, ang goal po ni Pablo ay makumbinse si Philemon na patawarin si Onesimus. Ano? At hindi lang yon, hindi lang basta patawarin, kundi tanggapin niya bilang isang kapatiran. At yan po ay napakahirap na mission, na goal para kay Pablo. Ano? So, ano po kaya ang ginawa ni Pablo, no? Ang ginawa po niya,
nagsulat po siya ng letter, no? So yun po pag-usapan natin, yung Book of Philemon. Yun po ay letter para kay letter ni Pablo, na si Pablo po ang nagsulat, letter para kay Philemon, no? So papunta po tayo dun sa letter. Sa letter po, bago po umpisahan ni Pablo yung mismong request niya, inumpisahan muna po niya sa opening prayer. Sabi po ni Pablo kay Philemon, so yan. Sa verse 45 po ng Timothy ng Philemon, Philemon, I thank God for your love and faithfulness. Sa verse 6 naman po, I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing we share for the sake of Christ. Dito po, ang gusto ko pong i-highlight na word ay yung word na partnership, no? Napakahalaga po niyan kay Pablo kasi yan po yung magiging keyword. Yan po yung magiging alas niya para makumbinsi si Philemon para patawarin si Onesimus. Ano? So, yun, pag-usapan po natin yung word na partnership. Ang partnership po sa Greek ay koinonia. Ang ibig sabihin po, sharing, mutual participation. Ano? Ibig sabihin po, sabi po ni Pablo, all of Jesus' followers are equal partners who share in the gift of God's grace and love. Ibig sabihin po, lahat po ng Kristiyano, tayo po equal sa harap ng Panginoon. At ito po, para kay Pablo, hindi lamang po ito basta idea lamang. Ito po ay ginagawa. Sabi nga po dito sa meaning, sa definition ay mutual participation. Yan po yung magiging susi niya para makumbinsi si Philemon. Ano? So, ito na po yung mismong request ni Paul dun sa letter. Ano? Sa verse 10 po, oh, sinummarize ko na lang po, sinabi muna ni Pablo na si Onesimus ay itinuturing na niyang anak. Si Onesimus na nagkasala sa kanya, itinuturing na niyang anak. Ibig sabihin, si Onesimus po ay parte na ng family in the Messiah. Parte na siya ng partnership ng koinonia, no? At kung gaya nga po ng sinabi ko kanina, si Pablo po, kung tutuusin, gusto niya, kasama niya si ano, si Onesimus. Ayaw niyang ipadala, mas gusto niyang kasama niya, mas gusto niyang katabi niya. Pero sabi niya, hindi pwede. Gusto niya masettle yung problema ni Onesimus at saka ni Philemon. So ito po yung request. Sabi po ni Pablo kay Philemon, receive Onesimus back, no longer as a slave, but as a beloved brother in the Lord. Ibig sabihin, parang patawarin mo si Philemon at tanggapin mo bilang isang kapatiran sa pananampalataya. Ano? Ayun po, napakalaking problema para kay Philemon. At saka, syempre, mahirap po magpatawad. Alam niyo po, sa batas ng Romano, ang mga master at saka ang slave, ang master po ay may authority over sa slave. Ibig sabihin po, yung mga slave na nagkasala sa master nila, kung ano po ang desisyon ng master na parusa, yun po ang masusunod. Ibig sabihin po, si Philemon, may rights po siya. At alam naman po natin, si Onesimus, nagnakaw yan. Nung mga panahon na yan, ang mga nagnanakaw po ay pinapako sa cross, di ba? So ibig sabihin, yung kasalanan po ni Onesimus, pwedeng mahantong sa kamatayan. Ano? So, pero tingnan niyo po yung request ni Pablo. Hindi lang basta patawarin, hindi lang basta patawarin yung kasalanan, kundi tanggapin siya bilang isang kapatiran. Ano? At yun po ay parang kung isipin niyo po, bakit po kaya kailangan itong gawin ni Philemon? Ano? Bakit po kaya ito kailangan gawin ni Philemon? At ito po yung magandang move ni Pablo. Sabi nga po niya dito, so why should Philemon do this? So sa verse 17 to 20, sabi po niya, so if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me. Ano? Kung babalikan po natin yung unang part ng letter ni Pablo dito. Wait lang po, babalik ko muna po dito sa letter, sa opening prayer. Dito po sa baba, sa verse 6. I pray that your partnership, di ba yung partnership, pinapaalala niya kay Philemon. Ano? Yung koinonia, yung equal partnership. So balik po ulit tayo dun sa etos. So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me. Yun yung sinasabi niya. Kung ako, para sa'yo, ay partnership, ay part ako ng koinonia, ganun, kung paano mo ako tatanggapin, ganun mo din dapat tatanggapin si Onesimus. Ano, kasi siya ay nakakilala na kay Kristo. Tayo ay pantay-pantay. Ano? At tutuloy ko po, sabi pa po niya, if he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. I, Paul, writing this with my own hand, I will pay it back. Not to mention that you owe me your very self. Sa madaling salita po, si Pablo, inangkin niya po yung kasalanan ni Onesimus. Tinubos po niya. Inangkin niya po eh. Kumbaga napaka-familiar po ng experience na yan. Lahat po tayo na-experience po yung sinabi ni Pablo na yan. Na inangkin po niya yung kasalanan ni
Onesimus. Ano? So ano nga po yung makikita natin dun sa yung sa koinonia? Si Pablo, si Philemon at si Onesimus, pare-pareho silang follower of Christ, sila ay equal sa harap ng Diyos. Pare-pareho nilang kailangang magpatawad. So yung relationship ni Onesimus at saka ni Philemon, hindi na master and slave. Sila ngayon ay brothers in the Messiah na. Kaya kailangan gawin ni Philemon na patawarin si Onesimus. Ano? At yun nga po ang nangyari. Tinapos po ni Philemon, ni Pablo yung letter na confident po siya na susundin po ni Philemon ang request ni Pablo, no? At yun nga po ang nangyari, nag-request pa nga po siya ng special room para pagka nakalaya siya sa kulungan ay bibisita siya. Napakaganda pong mensahe nito at saka napakaganda po na itinuturo ni Pablo. Sabi pa nga po ni Pablo kay Philemon, siguro kaya kayo nahiwalay, kaya si Onesimus ay nahiwalay sa iyo, ay panandalian lang yun. Para sa pagbalik niya sa iyo, ay panghabang buhay na. At hindi na bilang isang alipin, kundi bilang isang kapatid sa pananampalataya. Ano? Makikita po natin dito, ang itinuturo ng Book of Philemon ay about po sa pagpapatawad. Ano? Kung bakit natin kailangan magpatawad? Ano? Mapunta po tayo dito sa Ephesians 4:32, at saka ito pong Colossians. Ito pong dalawang verses na ito ay sinulat din ni Pablo habang siya nasa kulungan. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 32, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you." Sa Colossians chapter 3 verse 13, sabi po dito, "Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you." Napakasimple po, napaka-basic po na itinuturo dito, no? Kung paano po tayo pinatawad ng Panginoon, ganun din po dapat tayo sa ating kapwa. At ipinapaalala, yung Book of Philemon, ipinapaalala po sa atin kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Ang tao po, bago po siya maging Kristiyano, naging Onesimus din po tayo, no? Kasi, imagine nyo po, ang tao, bago siya maging Kristiyano, yan po i-separated sa Panginoon. Yan po i-separated sa Diyos, di ba? Kung maaalala mo nyo po yung Evangelium, sa simula-simula pa lang, pinapakita na doon na ang tao tsaka ang Diyos may separation at yung nagse-separate sa kanila ay kasalanan. Ganon din po si Onesimus. Na-separate siya dahil ng kasalanan. Ano? At si Onesimus po, napalad po siya. Nakilala po niya si Pablo. At si Pablo, dahil sa kanyang pagmi-minister, nakakilala po si Onesimus kay Kristo. Ano? At hindi lang yun. Inangkin po ni Pablo ang kasalanan ni Onesimus. Ano? Ganon din po tayo. Ano, tayo po ay nung makakilala kay Kristo, napakapalad po na nakakilala po tayo kay Kristo. Inangkin po niya ang ating kasalanan, tinubos niya po tayo. Ano, at nang sa pagbalik po natin, nung manumbalik po tayo sa Panginoon, nung ang tao ay manumbalik sa Panginoon, ay panghabang buhay na. Yung kasing separation ng tao sa Diyos, ay yun ay panandalian lamang. Kaya nung pagbalik ng tao sa Panginoon, yun po ay panghabang buhay na. Ano, at yun nga po, ano, tayo, nung tayo ay makakilala na sa Panginoon, nung tayo nanumbalik na sa Kanya, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Tayo po ay itinuturing na ninyang anak. Gaya po ng pagturing ni Pablo kay Onesimus, itinuturing niya pong anak. Ano? So yun po ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Bakit niya po ito ipinapaalala? Sabi nga po dito sa dalawang verses na ito, ay kaya niya ito ipinapaalala kasi kung paano niya tayo pinatawad, gusto niya, ganun din po tayo magpatawad sa ating kapwa. Kasi yung kakayahan po nating magpatawad at yung willingness po nating magpatawad, yun po ay resulta sa pagkapako ni Cruz sa Kalbaryo. Kasi yun po ang, parang tinubos niya din po tayo. Kung paano niya po tayo pinatawad, ganun din po tayo magpapatawad sa ating kapwa. Yun lamang po, marami pong salamat.